So what's up guys, sa video nito ay ating tatalakayin yung patungkol dito sa ating mini chinso na kwan. May tagas, tumatagas eh kumbaga sa tao. Kung may tagas ka na, sigurado patingin ka na. So dito, dahil sa may nag-comment sa atin na isang subscriber natin, ang tanong niya ay normal lang daw ba na may tumutulo dito sa ating mini chinso kapag ka naka-standby? So ang sagot natin dyan ay hindi normal kasi may tulo. May tulo siya. Kasi mga bro, ito ay tutulo lang kapag ginagamit natin itong mini chinso natin. Kapag nagtitis-tis tayo. So kapag ka ganyang nakatambay at hindi nyo ginagamit, dapat walang tutulong langis na usado. Okay, buksan natin ito mga bro. Papakita natin kung ano yung naging tama niya kung bakit may tulo. Sana all. No. So, bali ito na mga bro, yung ating mini chinso. Mga bro, ayan o, talagang may tagas nga, may tulo ko. Ayan, bali galing dito mga bro yung kanyang tagas sa may pinakabumba ng langis na nagbibigay ng o nagsusupply ng langis sa ating kadena. Okay, mangyayari, babakasin natin itong pinakakwanya na ito. Brake drum niya. So, baklasin lang natin gamit yung ka natin. Screw. Bali, ang paluwag niyan mga bro ay paganyan. Paganyan ang luwag niyan, hindi paganon. Okay. Punsunin natin. So, maluwag na siya mga bro. Yan. Right turn yung kanyang paluwag. Yung peg pit niya, counterclockwise. Yan. Okay. So, punasan muna natin mga bro, marumi. Talagang natuluan ng langis. Dito galing mga bro yung kanyo. Ayan o. Yung pinakatagas ng langis niya. So, linisan natin. So, matanggal natin yung pinaka-brake drum niya. Tanggalin natin itong stick bearing niya. Ayan. Tapos kalasin natin yung mga aling rins. So, natanggalan natin ito. Ito yung pinapaikot na pinaka-brake drum niya para umikot yung kanyang bumba ng langis para lumabas yung langis papuntang kadena. So, tanggalin din natin ito mga bro. Ito. So bali doon galing mga bro yung ano, langis doon, itong tatagas doon. So tanggalin natin itong pinakabumba niya.
So ito yung pinakabomba ng langis mga bro. Yan. So bali mga bro, itong pinaka oil shell na ito ay nilagyan ko din ng grasa noon ito. Yan. Ganun ang gawin nyo, lagyan nyo ng grasa kapag ka, ano. So dito mga bro galing yung ano langis. So check natin ito. Bakit nagtatagas? Ay. Kung ito mga bro. Ayun. Parang medyo umurong itong pinaka-kanya na yan. So, isahod natin yung langis. Sayang. Ito yung nagsusupply sa kwan mga bro. Yung langis na ito, supply sa kadina para ano, hindi mag-ipit pag kumakain ng kahoy. So, sa mismong makina niya ito mga bro ay walang ano, walang langis. Maasa lang sa tuti itong makina ng chinso natin. So, bali ang naging problema nito mga bro ay kung ito. Ito, medyo kung ito nakalas. Umurong siya. Kaya nagtatagas yung langis. Yan, dapat to, nakasalpak ito mabuti, ganun. Siguro mga bro, yung ka-under niya, kababibrate niya, ayun, umurong, kaya ganyan. Tulak niya ng flat screw pag ano. Ayan, medyo umurong siya, kaya nagtatagas siya mga bro. Yun ang naging problema niya, kaya may tulo siya. O may tagas yung kanyang langis. Kasi mauubos naman yung langis natin, sayang mga bro, kapag nakatambay siya, tumutulo. Sayang, pang langis natin sa kadena. So, okay pa naman mga bro yung oil shell natin dito, buo pa naman siya. Oh. Yan, saka marami pang grasa. So, ibalik natin mga bro yung bomba natin. So ilagay natin ito pinaka foam na ito, pinaka filter niya. Yan, balik na natin yung ating ano, dalawang aling wrench. Ayan. So, i-check natin mga bro kung mayroon pang tagas. So, ibalik na natin mga bro yung kanyang ano, cover. Wala na siyang tagas. Umurong lang yung pinaka guma-guma niya dun. So ibalik natin mga bro yung ano, yung kanyang cover. Yan. Tapos yung mga aling wrench niya. Tatlo. Okay, nagabit na natin mga bro yung kanyang cover. Ikabit naman natin itong pinaka pinaka engranahe na ito, yung nagpapaikot dun sa ating bomba.
may thread na ito. Ayan o. Okay, lagay natin. Ayan. Lagyan naman natin itong ano, yung stick bearing. Pero lagyan muna natin ng grasa yung stick bearing natin. So lagyan natin ng grasa yung pinaka shafting. Tapos lagyan natin yung stick bearing. Lagyan din natin ng grasa yung stick bearing natin. Yan, para mayroon siyang ano, padulas. So ilagay na natin mga bro itong pinaka brake drum niya na ito. Tapos kasama itong pinaka spacer natin. Ayan o. Ayan, nasa ibabaw. Ayan. Okay, ilagay natin. Ayan. Lagyan natin spacer natin. Tapos ilagay natin to. So pag ganyan mga bro, ang higpit nya counter clockwise. Yan. Tapos pansiran natin. So okay na yun mga bro. Kusang ihigpit na lang yan pagka ano, umaandar. Ayan. So kung mapapansin yung mga bro, yan, wala na siyang tagas oh. Malinis na siya oh. Ayan oh. So ilagay naman natin yung pinaka cover dito. Yan. Tapos lagay natin yung kanyang aling rinse. Yan. So ayan mga bro, wala na siyang tagas o wala na siyang tulo yung chainsaw natin. Ayos na. Oh. Malinis na yung kunatin lamesa natin oh. Oh. Wala nang tumutulo eh, marami pa yung lamis niya. So ganun lang mga bro, mga kwan. Mag-ayos ng kwan kapag may tulo yung kwan natin, langis natin dito sa ano, kadina natin. Ayan. So para mga bro, hanggang dito na lang muli at kita-kita na naman tayo sa susunod ng mga video ko. Maraming salamat ulit sa inyong walang sawang panunod sa ating mga video mga bro. Ayan. Salamat.